Siguro meron tayo ngayong gagawin. ECL CRT TV. Excellent vision. Bali yung naunang model pa yan. Oh, parang old model na rin siya ng TCL. Hindi katulad ng mga blue dot saka ano, mga true flat. Ito yung board nito, malapad pa. Ang trouble niya, ito, pakita ko, sasaksak. Ayan o. Normal naman siya pag bagos hindi, tapos biglang mag-off. Ayan o. Yan ang trouble niya. Pero pagka ano, yung matagal siyang di nasindihan, mga 1 minute, 30 seconds hanggang 1 minute bago siya magdanon. Saksak ko uli. Gano. I-check natin yung ano niya, trouble niya. Kaya bubuksan na natin. Ito na mga bro. Ito na yung board niya. Yung trimmer nito nasa ano po, nasa primary. Ayun. Bali na, ano na rin siya, na repair na rin. Isasaksak natin. I-monitor natin yung voltage niya. Yung kakalimutan yung ano, ground. Ipipitin lang dito sa ano. Body ground. Was gaya ng tinuro ko na ito nung una. 250 volts DC. Tapos i-check nyo yung B+. Ito yung capacitor. Capacitor sa B+ doon kayo mag-check. Ayan, sa positive. Saksak ko muna. Ayan, B+ niya. Bali, B plus niya hindi naman bumibitaw. Ayan o. Kaya yung gumagalaw dahil sa ano lang yan. Oscillation na namamatay. Bali, mag-check pa tayo ng iba. Check natin yung... Bali, natest natin yung B plus niya. Hindi naman bumibitaw. Bali, yung oscillation ang bumibitaw. Kaya, nakikita nyo ganun yung kumukrap-krap yung display. Kaya, ang gagawin natin susunod eh, itest natin yung capacitor. Ito. Mga filter. Tsaka ito, ito. Dito siya nakalagay sa taas. Ito yan. So, yung mga filter, i-test natin. Yung pa. Gamit ang ating ESR meter. Ayan na ESR. Bali, ito 220 microfarad. Itong isa 2,200
itong isa, ito 1000, tapos ito 470 microfarad. Pero kita nyo na ito, bloated na, oh. Tanda na sira na. Pero para sigurado, i-test natin sa ating ESR. Unahin na natin siya. $470 dapat ano siya? 0.5. Good niya 0.5. Ayun o, $470. 0.5 niya nandun sa dulo. Kalagit na ano ito. Tsaka 0.1. Ayun siya. Sira na, 1.5 ang reading niya. Kailangan halos agad siya. 470. Sira na yan. Saka kita nyo naman, oh. Bloated na siya. I-test pa natin itong apat na to. Bago kayo mag-test, kung meron na kayong ESR, test nyo muna kung may nakapondong voltage gamit yung analog o kaya digital. But, may test nyo lang yung voltage nya kung may ano. Yung capacitor, kung may pondo. Ayan. V plus. Wala naman. Wala naman mga pondo yung ano yun. Capacitor. Ayan siya. Kaya test natin ng ating ESR. Unahin natin itong V plus. 220. I-ano muna natin. Good pa yan. 220.9. Ang sira niya 0.6. Good pa. Itong kabila. 2,200. Yan, okay pa yan. Sagad, no? Itong isa, 1,000 to. Ayun, sira din yung 1,000. Ayun, no? Kung 1,000 kailangan, dito siya sa dulo. Halos sagad siya. Itong 1,000 na to. Printed. Ito, pumunta siya dito sa ano. Supply siya ng memory. 5 volts. Papalitan ko muna yung dalawang na-test natin na capacitor. Tapos, i-try na natin kung gagana na. Yan mga bro, napalitan ko na yung capacitor. Tsaka yung ito yung dito. Yung dalawang pinalitan ko. 470 lang pala yung ano, yung original. Bali nilagyan ko na rin siya ng 1,000. Tapos, i-try na natin kung okay na. Ganun pa rin mga bro. Bali, check pa natin yung iba. Itong sa B plus. Bubulutin ko para sigurado. Tsaka yung ibang capacitor. Yan mga bro. Bali, hindi ko mahanap yung pinakasira niya. Nagtry ako magpalit ng capacitor sa B plus. Inactual ko. Pero same result pa rin. Pati itong sa ano, 16 volts. Yung papunta dito sa 7812. Pinalitan ko rin yung capacitor. Pero ganun pa rin. Tapos, habang tinitest ko siya, yung voltage niya,
Pansin ko dito, kapag mayroon itong voltage, tuloy-tuloy ang kuwan. Tuloy-tuloy ang power. Pag nawalan ng volts, saka siya magano, mamatay. Bali yung power supply niya, normal kasi. May supply lahat eh. Hindi naman nagpa-fluctuate. Ito niya. Sasaksak ko lang. Yan, tuloy-tuloy yung ano niya. Yan, namatay. Ano, dinig na dinig yung pitik ng ano. Pero dito, steady yung voltage dito. Itong transistor na to, ano. Itong transistor na to, ano siya, switching transistor. Sa base yung signal, dito yung voltage, tapos ito yung out. Kaso, fluctuate yung emitter, ano. Pero pag sinubukan ko siyang i-short, itong collector emitter, ito nyo, ha. Yan, meron siyang supply, 10 volts. Ayan, hindi ko bibitawan ha. Yung display niya, hindi namamatay. Ayan o. Mabibitawan ko. Pero si shirt ko. Tuloy-tuloy. Kaya, kapag hindi ko nahanap yung pinakasira niya, ayan na lang, gagawin kong ano. Solusyon. Yan mga bro. Bali, sinundan ko yung ano, yung connection ng base ng switching transistor na to. Papunta siya dito sa may B. To B. Yung B na yung jumper, ito. Papunta siya dito. Ayun, B. Diode. Tapos papunta doon sa transistor na to. Dalawa. Isang NPN, isang PNP. Ngayon, tinry kong i-disconnect yung collector ng PNP. Hindi na siya nag-off. Ibig sabihin, protect transistor ito. Yung trouble natin eh, nagpo-protect. Pero wala naman ako makitang depekto sa display. Normal naman siya. Kaya, okay lang na i-disable na lang natin yung protect. Kakaiba yung TV, yung ano ng TV na to, no? Trouble niya. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Kasi yung protect sa ibang TV, minsan lang mag-off eh. Sa kanya hindi. Patay sindi talaga. Bali, eh, no? Disconnect yung collector ng ano. PNP transistor. PNP. A yan eh. A1015. Ayan. Try kong yan. Didikit. Ayan. Nakap. Itawan ko. Sa tingin ko, pwede na to. Kahit na disable protect lang yung ginawa natin. Kasi wala naman siyang ano sa display. Wala naman epekto. Tsaka normal na normal yung display natin.
Yan mga bro. Okay na siya. Bali, adjust na lang natin yung ano, yung vertical niya kasi yung OSD niya masyadong mababa. Tapos hindi pantay yung ano. Pasukin natin yung service mode. I-press niya lang yung volume down. Hold. Yan. Hanggang mag-zero, tapos huwag yung bibitawan. Press niyo yung recall sa remote. Recall. Yan. Lalabas yung S. Ang adjustment ng vertical niya nasa 3. Kaya 2. Sino tayo? Ito. Hali, itaas muna natin yung OSD. Ito yun. Abali, nasa 3 pala yung sa OSD adjustment. Ito. Yan. Sige, gitna natin. Tapos tinan nyo yung ano, yung sulat, hindi pantay. Pantayin natin. Pantayin natin sa line. Hindi gumalaw. Yun. Yun bro. Yan. Isa pa. Yan, pantay na mga bro. Tapos i-adjust muli natin pataas. Sa 3. Yan, pwede na. Height. Kita nyo may kumukurap sa ano lang yun, yung antena. Kasi mahangin ngayon eh, may bagyo. Kaya ganun. Pero okay na. Ayan. Press nyo lang yung power. Magsisave niya sa mag-isa nyo. Power on natin. Ayan o. Ano na, nasa ibaba yan eh. Ayan, okay na.